Hi guys! So, andito naman po tayo ngayon. Ngayon lang ulit ako nakapag-vlog kasi sobrang busy ako. Noong mga nakaraang buwan, hindi ako nakapag-vlog. Ngayon lang ulit. So, kagaya nga ng title natin, How I Turned My 500 into Lot of Money or 30,000 pesos. Ganun. Kasi yung pera na yung 30,000 eh. So, this past few months during ECQ, GCQ, and ECQ, nag-online selling ako at naging active ako. Mas lalo ako naging active dun. So, siya yung naging source of income ko this past few months. Ituturo ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yun. Baka sakaling makatulong sa mga gustong magsimula. 4 years na ako sa ganitong sistema. So, medyo hindi naman ganun successful pero nakakatulong siya. At kahit papaano, medyo nakikilala na rin siya. Nakikilala na rin ako ng mga friend ko sa FB. Hindi pa naman sikat, syempre. Hindi naman tayo famous. Pero, pag nakilala ka kasing legit seller ka, maraming bibili talaga sa'yo. So, ito po, isa sa mga tips ko sa inyo kung paano magsisimula mag-online selling ganito. Siyempre, sa una, wala pa namang magtitiwala sa inyo kagad kasi paano magtitiwala sa inyo kagad yung mga tao kasi hindi pa naman nila nakikitang nakakabenta ka, ganun. Hindi pa naman nila sure kung totoo bang nagbebenta ka, baka mamaya scammer ka lang kasi may mga ganun eh. Nadadamay yung mga totoong legit seller sa mga scammer. So, ganito yan, no? So, paano mo mapapatunayan sa kanila na legit ka? Siyempre, yung una mong gagawin, patutunayan mo sa kanila na legit ka. So, sa mga una mong benta, sa una mong mga post, ang unang makakakita niyan, yung mga friend mo sa FB, kahit hindi mo sila ganun ka-close, minsan pag nakita nilang nagbenta ka ng ganyan, bibili sila, ganun. So, syempre, dun, ipopost mo lagi yung mga transaction mo. Hindi yun kasi minsan, yung iba kapag marami ka ng benta, akala nagyayabang ka na. Pero hindi. Kailangan yun ipakita ng online seller kahit matagal ka na para makita nilang legit ka. So, huwag kang mahihiyang mag-post ng mga transaction mo kahit na 20 lang yung kinita mo dyan, 100 lang. Kasi yan yung way para makita nilang legit ka. So, pag napatunayan mo na yung ganun, paano ka muna magsisimula sa pagiging online seller? Kunwari, may nakita ka sa FB na nagbebenta, tignan mo kung magkano yung binibenta niya. O kaya, itanong mo sa kanya kung paano ba mag-reseller sa kanya. Ipapasa niya sa'yo ngayon yung mga price list. Ngayon, yung mga price list na yun, Pag-aaralan mong maigi kung tama ba yung presyo niya, kung mababa ba yung bigay sa'yo. Ipagkumpara-kumpara mo, i-search mo sa FB kung magkano ba itong ganito. Kapag binenta ko ba ito sa presyong ibinigay niya, pag pinatungan ko ba ng ganitong presyo, may bibili kaya sa akin, baka naman sobrang mahal na kapag niresell ko. So, kailangan mag-comparison ka ng mga presyo. Ilista mo kung sinong friend mo sa FB o kaya nakita mong reseller na mas mababa. Ilista mo sa notebook yung pangalan niya sa FB, yung mga price niya, ganun. Para may mga comparison ka na, etong seller na to, mas mababa to. So, dito ako. Oh, ganun yon. So, ngayon, pag nakita mo ng mas mababa yung sa kanya, kunwari ako sa mga gadget, may supplier ako pero loyal ako sa kanila kasi iba yung samahan namin eh. May makikita kang mas mura, oo, pero iba yung supplier na may pakialam sa'yo. Maraming supplier na kapag nabenta ang kanila, pag nagkaroon ng problema, bahala ka na dyan. Pero yung pag nakakita ka ng supplier na pag may problema ka, tapos tinutulungan ka, ang swerte mo dun. Kasi maraming supplier na bahala ka na dyan kasi problema mo yan, ganun. Pero may mga supplier na tuturuan ka nila kung paano makipag-usap sa buyer, kung anong gagawin mo kapag may ganito sa'yo, ganyan. Kaya, alamin mo din kung okay ba yung supplier mo o hindi. Kasi, isa rin yun sa makakatulong sa'yo.
sa supplier mo kung paano kanya papayuhan kasi beginners ka pa lang ganun. So ako this past few months bumalik kasi nagpapaluwagan ako eh. Bumalik ako sa pag-online selling. Pag-online selling ng mga gadget. Medyo patok siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. ECQ, GCQ, pero patok yung mga gadget. Siguro, dahil kailangan sa online schooling, ganun. So, naging mabenta siya. Ngayon, ikaw naman, kahit hindi gadget, kahit mga pagkain pa yan, mga damit pa yan, hanap ka ng mga mura na pwede mong patungan. 100 to 200, 50 pesos, 20 pesos, okay na yan. Ngayon, kahit yung 500 pesos mo, pwede mo siyang gawing mas malaki bago mo siya gastusin talaga. Kunwari, meron kang 500 pesos na natitira sa pera mo. Paano mo ba ito pagkakasahin? Kasi baka pag ginastos ko ito, mauubos na. E di ang gawin mo, ganito. Bumili ka ng isang bagay na mabenta. Alam mong mabenta, kunwari, mga bigas. Ipaano mo sa bigas? Patungan mo ng 20 pesos per kilo. Ngayon, maraming bibili niyan kasi hindi naman araw-araw kailangan natin ng bigas para sa kanin, di ba? Ibig sabihin, hindi ka magpo-focus sa bigas pero may mga bagay na araw-araw na kailangan na pwede mo ring ipuhunan yung 500 mo na mabilis mabenta. Doon, mapapaikot mo yung pera mo. Ngayon, yung mga tubo, iipunin mo. Yung 500, ilalabas mo ulit para sa susunod na ano naman kayang ibebenta ko. Kunwari, spaghetti. Yan, spaghetti. Magluluto ako ng spaghetti. 140 lang siguro to 200 yung puhunan. Tapos, istayro, 100 yung maramihan na. Tapos, makakagawa yung 1 kilo ng mga 15 pieces. Oh. I-divide mo ngayon doon kung magkano yung nagastos mo sa ano. Sa, kung kunwari, ilang pieces, 15 pieces, nagastos mo, 300. 300 divided by 15. So, ilan yun? Tignan natin. 300 pesos, kunwari, nagastos mo sa 1 kilong spaghetti, divided by 15. May 20 pesos ka na puhunan sa bawat istayro. So, ibibenta mo siya ng 40 pesos. Sakto lang naman yung presyo, di ba? 40 pesos. E di tumubo yung 300 pesos mo ng isa pang 300. O di sa susunod, ganun ulit. Yung 300, tatabi mo na. Pangkain nyo, panggastos nyo, di ba? Pinaikot mo yung 500 pesos at the same time, yung 300 pesos na tinubo mo, yun na yung pangkakain nyo. Araw-araw, o kaya susunod na araw ulit, ganun gagawin mo. Paikutin mo lang ng paikutin hanggang sa makapagtabi ka ng sarili mong ipon. Ganun. Hindi naman ako ganun ka, ano ka, successful or ka galing. Pero binibigay ko lang yung mga tips na alam kong baka sakaling makatulong sa mga gustong mag online selling, ganun. Huwag kayong mahihiyang mag-post. Huwag kayong mahihiyang, nagtitinda na lang yan, dati, ganyan yan. Huwag kayong ganun, huwag nyo iisipin yung sasabihin ng ibang tao kasi hindi naman kayo mapapakain. So, ayun lang. So, sana marami kayong natutunan. Kapag, marami pa akong hindi nasasabi, pero hindi ko kasi ganun kaano, pero sana kung may mga gusto kayong itanong, pwede kayong mag-comment, pwede nyo akong i-message kung ano pa yung mga gusto nyong matutunan. Sana makatulong po sa inyo tong sinabi ko. Laban lang lagi. Ganun. So, salamat. Bye-bye.